bakit ganito ang buhay. Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagila pa ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako na isasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Mercy mula sa Dubai. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Mercy. OFW din ako at naging libangan ko na ang pakikinig sa mga drama sa inyong YouTube channel. Noong hindi ko pa naririnig ang karanasan ng mga kapwa ko OFW na binibigyan nyo ng buhay sa pamamagitan ng dramang ito, akala ko ako lang ang naghihirap. Pero hindi pala. Kaya nahikayat din akong ibahagi ang aking karanasan. Sana mapili rin itong maisahing papawid dahil alam kong kahit paano ay may maiiwan akong aral sa inyong mga taga-subaybay. Pangalawang bansa na ang kinaroroonan ko ngayon. Nangyari ang aking karanasan sa unang bansang aking pinuntahan kung saan ako nagtrabaho bilang OFW. Kaming dalawa ng aking asawa ang nasa bansang iyon. Tumawag ka na ba sa Pilipinas, Mercy? Oo, Eddie. Nakausap ko na si Itay. Oh, kumusta naman sila doon? Ay. Bakit ka nagbuntong hininga? Paano? Hindi raw magtatapos ang anak nating si Jomar. Ano? Bakit hindi? Anong dahilan? Ayaw na raw niya mag-aral.
Ano ba naman yan? Imbes na makapagtapos na siya ng high school. Yun daw ang desisyon niya, sabi ng itay. Nakiusap pa nga si itay, natapusin niya kahit high school lang. Pero talagang hindi siya nakinig. Nakikipagbarkada lang daw siya. Ay naku Mercy, yan ang mahirap sa mga kapamilya natin sa Pilipinas. Ang alam kasi nila, madali lang ang kumita ng pera dito sa abroad. Hindi nila alam kung gaano kahirap mamuhay dito, no? Angelo. Huh? Angela. Naguguluhan ka talaga, ano? Buti nga kayo ni Eddie, pareho kayong narito. Ako? Mag-isa lang ako at umaasa pa sa akin ang mga kapatid ko sa Pilipinas. Ano? Yan ang totoo. Ay nako, kung alam mo lang. Umiiyak na naman ako kagabi pagkatapos kong kausapin ang nanay ko. Bakit naman, Angela? Paano ba naman? Isang linggo na raw hindi umuuwi ang magaling kong ama. Ang kapatid ko naman na pinadalhan ko ng pera, hindi daw ibinigay ang allowance niya. Ano? Mas maganda siguro kung ipadala mo na lang ng diretso sa inay mo. Ang mahirap nga, hindi naman alam ng nanay ang ginagawa niya. Kung ipapadala ko naman sa itay, ay nako, siguradong pambababae lang niya ang pera. Buti naman at nasa bahay ka ngayon, anak. O ano, mama? Padadalan niyo ba ako ng pambili ng motor? Anak, paano naman namin ibibigay ang kahilingan mo? Ayaw mo naman mag-aral. Ayaw ko na nga. Tinatamad na ako. Pero anak... Gusto niyo bang magtampo ako? Ha? Bahala kayo. Kung ayaw niya akong bigyan ng pambili ng motor, bahala kayo. Jomar. Hello? Jomar. Mercy. Bakit? Binabaan ako ni Jomar ng cellphone. Ano? Sumusobra ng anak natin. Bakit niya pinutol ang usapan niyo? Nagalit. Ayoko kasing padalhan ng pambili ng motor. Ano? Yan ang totoo, Eddie. Nagalit ang anak natin. Kailangan ko yatang maghanap ng iba pang mapagkakakitaan dito para mabilis akong makaipon. Sayang ang oras na walang pasok. Pag natapos kong trabaho ko dito, bakante na ako. Kaya mas maganda kung meron pa akong ibang sideline. Ha? Si Susan, nakasama din namin dito ang tumatawag. Hello, Susan? Libre ako pagkatapos ng trabaho ko ngayon. Bakit? Ha? May ibibigay kang sideline? Gusto ko rin talagang makakuha ng sideline para mas mabilis akong makaipon. Tulad mo, marami kang sideline. Kaya mabilis kang nakakaipon. Sige, Susan. Salamat.
Sabi nga ng iba, kayod kalabaw ang sitwasyon naming mga OFW, Ate Emmy. Kung hindi kami kakayod, mahihirapan kaming mag-ipon. Napatunayan ko ito dahil dalawa na kami ng asawa kong nasa ibang bansa, hirap pa rin kaming makapag-ipon. Si Jomar na nag-iisang anak namin, naiwan sa Pilipinas kasama ang kanyang lolo, ang ama ng aking asawa. Ang anak namin ang pangunahing problema ko noon dahil tamad mag-aral. Kapag kinakausap ko siya ng maayos, lagi niyang iginigiit na wala raw kami sa piling niya, kaya umano siya nagre-rebelde. Ano na lang ang ginagawa ni Jomar dyan, Itay? Lagi niyang kasama ang mga kaibigan niya. Alam mo, anak, kapag kinakausap ko ang apo ko, maganda naman ang tugon niya. Pero kabaliktaran ang ginagawa niya. Ano po? Mas mainam siguro kung isa sa inyo ni Eddie ang umuwi na dito para may mag-alaga sa anak niyo. Matanda na ako, anak. Napapagod na rin ako. Itay? Kahit na gustong-gusto kong pigilan ang mga ginagawa ni Jomar, nahihirapan ako dahil sa sitwasyon ko. Itay? Matagal na kayong nariyan sa ibang bansa. Siguro naman nakaipon na kayo. Mas mainam siguro kung isa sa inyo ang umuwi na lang at isa na lang ang maiwan dyan. Sige po, Itay. Pag-uusapan namin yan ni Eddie. Mas mabuti siguro kung ikaw na ang umuwi, Mercy. Ha? Pero Eddie, mas marami akong trabaho dito kaysa sa'yo. Mercy, hindi sa dami ng trabaho ang issue dito. Kailangan ako ang maiwan dito dahil ako ang lalaki. Ikaw ang ina at dapat kang umuwi para alagaan ang anak natin si Jomar. Oh. Kaya tapusin mo na ang mga sidelines na tinanggap mo. Hindi bale, malapit nang matapos ang kontrata mo. Huwag ka nang mag-renew. Ako na lang ang maiiwan dito para magtrabaho. Umuwi ka na sa Pilipinas. Malapit na akong umuwi, anak. Sigurado ka, mama? Uuwi ka na? Oo, anak. O sige, mama. Hihintayin ko ang pag-uwi mo. Matanda na ang lolo mo. Nahihirapan na siyang kontrolin ang mga ginagawa mo. Maliban sa huminto ka na sa high school, puro barkada na ang inaatupag mo. Pag nandito ka na, magbabago na ako. Talaga, anak? Oo, mama. Tanga ko yan. At magkaaral na ulit ako. O sige, hintayin mo ako, anak. Nakakalungkot naman, Mercy. Pero wala naman akong magagawa kung yan ang desisyon niyong mag-asawa. Ayoko rin sanang umuwi dahil mas malaki ang kinikita ko dito kaysa kay Eddie. Pero tama siya. Siya ang lalaki at dapat manatili dito para magtrabaho. Sabag?
Ha? Mercy? Si Eddie yun, di ba? Ha? Oo nga, no? At ang saya-saya nilang magkasama ni Susan. Mercy? Ang mga walang hiya. Mercy, huwag kang mag-iskandalo dito sa mall. Isipin mo ang iyong seguridad. Baka kung anong mangyari sa inyong tatlo nina Eddie at Susan, huminahon ka. Alam mo namang mahigpit ang mga otoridad dito. Kaya huminahon ka, please. Sige. Hihinahon ako. Pero samahan mo ako. Sundan natin sila ng patago. Hindi ko inaasahan ang aking natuklasan, Ate Emmy. Si Susan na kasama namin sa bahay. Si Susan na nagbibigay sa akin ng sideline. Si Susan na itinuturing kong kapatid. Traidor pala. Halo-halo ang mga naramdaman ko habang sinusundan namin sila ng palihim. Buti na lang at kasama ko ang kaibigan kong si Angela. At may nagpapakalma sa akin. Kung hindi, malamang ay nag-eskandalo na talaga ako. Nang kami ay nasa bahay na, hindi ko napigilan ang aking damdamin at ibinuhos ko ang aking galit sa aking asawa at sa kanyang kabit. Agad kaming iniwan ni Susan. Hanggang sa dumating ang araw, napauwi na ako ng Pilipinas. Sigurado ka bang kaya mo, Mercy? Oo. Huwag mo akong alalahanin. Pero samahan mo sana ako hanggang airport. Huwag mo akong iiwan hanggang makasakay ako sa eroplano. Oo, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Salamat, Angela. Oo, iiyak ka na naman. Baka kung anong mangyari sa'yo. Pipilitin kong maging matatag. Alam ko, papatnubayan ako ng Diyos. Mama, ang saya-saya ko na dumating ka na. Napakasaya ko talaga. Masaya din ako, Jomar anak. Sigurado ka, Mama? Parang malungkot ka naman kahit nakangiti ka. Ha? Hindi. Hindi ako malungkot anak. Pagod lang ako sa biyahe, kaya ganito ang nararamdaman ko. Si Papa, kumusta siya? Ha? Oo nga pala, Jomar, anak. Tingnan mo nga kung tama sa'yo ang mga damit na dinala ko. Baka hindi kasya sa'yo, ha? Ito, Wow! Ang gaganda, Mama. Pero alam mo, Mama,
kahit wala itong mga regalo, okay lang sa akin. Ang mahalaga, narito ka na. Dumating ka na, Mama. Pasensya ka na kung naistorbo kita, ha? Busy ka ba, Angela? Hindi naman. Oh, kumusta ka dyan sa Pilipinas? Mabuti naman. Gusto ko lang makibalita. Kasi, simula nang umuwi ako, hindi na kami nakapag-usap ni Eddie. Ha? Huh? Gusto ko sanang makibalita kung ano na ang nangyayari sa kanya dyan. Mercy, hindi ba alam ni Eddie na alam ko ang lahat? Hindi. Hindi ko sinabi sa kanya na kasama kita noong sinundan natin sila ni Susan. Kaya naman pala. Anong ibig mong sabihin? Huwag kang masasaktan, Mercy, ha? Pero garapalan ang ipinapakita nila rito na may relasyon sila. Ano? Yan ang totoo, Mercy. Alam na rin ng mga kapwa nating Pilipino na hindi ka nababalik dito. Ganun pala. Sige. Salamat, Angela. Salamat. Ano ba naman si Eddie? Bakit niya nagawa yun? Akala ko, uuwi agad si Eddie para maayos namin ang lahat, itay. Pero ayon sa balita ko, mas pinapakita na nila sa mga kapwa naming Pilipino doon na may relasyon sila ng kabit niya. Nakakahiya ang anak ko. Hindi na siya nahiya sa mga pinaggagawa niya. Ang sakit ng ginawa ni Eddie, tay. Ang sakit. Anak, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ako na ang humihingi ng paumanhin sa ginawa ng anak ko. Wala po kayong kasalanan, itay. Hindi po dapat kayo humihingi ng pasensya. Anak ko, si Eddie, parang nagkasala na rin ako dahil ako ang kanyang ama. Hindi po. Wala po kayong kasalanan. Hindi niyo kasalanan ang ginawa ni Eddie. Kaya hindi po dapat kayo humihingi ng pasensya. Sa biyanan ko, unti-unti ko ring ipinaliwanag sa anak ko ang nangyari sa amin ng kanyang ama, Ate Emmy. Marahil ay naawa sa akin ang aking anak. Dahil noong muli akong nang ibang bansa, ay nagpatuloy siya sa pagbabago at ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Hanggang sa nagtapos siya sa kolehiyo noong 2019. Ang kontrata ko dito sa Dubai ay malapit na ring matapos, ate. At sana
maayos na ang sitwasyon na dulot ng pandemic para madali akong makauwi. Sa ngayon, wala pa kaming balita kay Eddie at pati ang kanyang ama, hindi umano niya kinokontak. Ano man ang kahihinatnan niya, sana lang ay laging maging masaya sa pinili niyang buhay. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Mercy. Mercy, salamat din sa pagtitiwala sa amin. Huwag kang mag-alala dahil gaya ng hiling mo, lahat ng pangalan na ginamit namin ay napalitan. Marahil ay hindi ka mapalad sa asawa, pero maswerte ka naman sa anak at sa biyanan mo. Dahil patunay ang suporta nila sa'yo nung mga panahong kailangan mo ang sandalan dahil sa ginawa ng asawa mo. Ginagalang ko ang biyanan mo dahil kung naging iba siya, baka kinunsinti pa niya ang ginagawa ng anak niya. Pinapanalangin ko na makamove on ka na para maging masaya ka at maging maayos ang inyong buhay. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa, Bakas ng Lumipas. Ang mga pagsubok na karanasan, ligaya at lumay, nagbibigay.